Last report. Nag-uulat. Ano nang nangyayari, Mami? So ngayon, nakikita po natin na ang panahon ay hindi maganda. Sa galit na galit, napakalakas po ng ulan sa labas. O makikita natin ang namumusama ng panahon. Ang sabi po namin kahapon ay napakainit, ngayon naman po'y bumabagyo. Sobrang lakas ng buhos ng ulan. Hindi kami makalabas. Mamimili sana kami eh. Eh ang lakas pa ng mga kidlat at kulog. Ay, scared. Unpredictable ng panahon dito sa Hokkaido. Oh, kumukuma. Dagundong pa yung kulog. Grabe, oh. Wala na siya. Ayan. Wala na yung walang... Pero sobrang lakas ng buhos, ha? Oo. Kasi sobrang lakas. There's a thunder. There's a thunder, sabi ni Natsumi. Thunder. It's what? No, not thunder. It's thunder. 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 What's up, what's up? Ketchup. No. Wait, no. Mustard. Not ketchup, mustard. Mustard pala. What's up, what's up? Mustard. Oh, very good, baby. Joker pala ito si Natsumi. Ayan, kukulog pa at nikidlat. Ano ba, Mami, ang pag-uusapan natin? Magka tayo ng video. Ano po ba? Ano? Mayroon na namang balita? Latest? Ano latest? Safe ba sa Japan, Daddy? In terms of calamities. And the surroundings. Oh, and the crime rate. So, lagi kasing tinatanong, saan bansa kayo? Sa Japan. Lagi ang tanong nila. Alam mo ko, Daddy, kung ang tanong nila. Lindol ba doon? Yun. Malakas ba lindol dyan? Madalas ba lumindol? Lumindol. Madalas bang lumindol? Oo. Nakatakot ba dyan? Kasi yun ang... Doon kilala... Ako din eh, dati eh. Pag sinabi ng Japan. Kasi nga nasa Ring of Fire ang Japan. Parang yung konting shake lang ba? Is ano lang? Normal. Parang normal na lang. Kasi may mga alert naman sila lagi, di ba? Galing nga nila eh, no? Oo. Nung minsan naranasan natin na malakas yung lindol, may ano agad. May alert agad. Oo. Sa cellphone. Oo. Sa lahat ng tao dito na may cellphone. Mag-a-alarm yung phone. Sa Pilipinas din naman may ganun, pero dito parang ano eh. Ano na yun, nakasama na yun sa mga bawat network na meron dapat silang alert system. Mm-hmm. O, kamusta na makatulad ng earthquake nga na pinasinasabi mo? Dito sa lugar namin, dito sa Hokkaido, hindi masyadong lumilindol. Mm-hmm. Pero lumilindol din naman, mga twice or once every year. Noong first year namin dito, yun naranasan namin yung sobrang lakas ng lindol. Nag-blackout dito, no? Oo, walang kuryente for a few days. At wala rin supply ng tubig. Mm-hmm. Yun na siguro yung yun pinakaano. Na, pero wala namang nangyaring... na guho or something. Sa ibang lugar, tulad sa Tokyo, pangaraniwan na yan. Mm-hmm. Pero dito kasi, hindi ka naman matatakot sa mga structure, sa mga bahay. Kasi well-designed sila para talaga sila ma-ano nila yung, ano tawag doon, ma-sustain. Kumbaga nagsisway sila. Nagsisway yung mga bahay pag lumilindol. Oo. Ano yung nasabi mo? Nakakalimutan kasi yung term nun eh. I-comment ko na lang. Naka-design. Naka-design siya para... Yung structure ng bahay, naka-design para sa lindol. Support yung lindol. Kasi nga, ano dito, yung lugar sa lindol. So, naka-design yung bahay. Ganun ba ibig mong sabihin? Ganun ang ibig ko sabihin. Saka hindi, kahit na simpleng structure lang yung tinatayo nila, talagang susunod yun sa ano. Mm-hmm. Sa mga calculation ng structural engineer. Hindi papasa kapag yung mga low cost ang gagamitin. Dapat talaga naka-follow yan. Mm-hmm. Hindi ka mabibigyan ng permit kapag kulang yung ano mo, yung specification mo para sa lindol. Saka most of the time, over-design sila para make sure. Mahal magpagawa dito. Nagbigay ka, nagbigay si daddy ng ano ah, clue ah. Ah. O yung trabaho niya, diba? Kasi hindi nyo alam yung trabaho niya.
Yun. Sabi niya si Barbero nagugupit. Yun, katulad ng earthquake, not frequent here in Hokkaido, pero sa ibang prefecture, madalas yan. Pangkaraniwan na lang. Second, ano namang makalami? Tulad ng mga typhoon? Typhoon, ganyan. Maulan, typhoon, baha. Wala naman masyadong baha dito. Dito sa 10 kasi nasa sa bundok tayo. Wala. Pero dun sa bandang south, sa mga bandang islands. Oo, malalakas yun. Sa mga Okinawa, Fukushima. Malapit sa mga dagat. Sa dagat. Tsunami? Yun. Ah, kapag lumilindol yung tsunami. Ayun, sa bandang south yun pangaraniwan. Oo, meron. Yung Hiroshima? Diba yung Fukushima. Dati? Fukushima. Doon yung mayroong malakas na tsunami. Marami. After nung lindol, nagkaroon ng tsunami. Madali kasi silang makarecover. Saka mabilis sila guys magawa ng mga, halimbawa nasira. Ang bilis nilang mag-responde. Oo, gagawin nila agad. Siguro mga isang araw lang nga, minsan tapos eh, no? Yung mga nasira, kalsada or nalubak. Hindi nila pinagtatagal. So, gawas. Nakikita nyo ate, nag-viral na, yung nakikita ko pa rin hanggang ngayon yun eh. Yung nasira na daan, tapos saglit lang. Yung may sinkhole, oo, yung lumubog. Natapos sila agad, diba? Natapos sila yung 7 days. Bilis. Eh, ang laki pa ng lugar na yun, tapos saglit lang nilang nagawa. Mga sa atin siguro, yung bako-bakong lulu daanan. Pinagtatagal, diba? Pinagtatagal. Yung gawa, sinisira. Hoy, yung sira, hindi ginagawa. Ay, yun ba ganun? Hindi na ba? Typhoon, no? Wala naman dito masyado. Kapag secure ka naman dito, pag nasa bahay ka, kapag may typhoon, secure naman. Pag mga may ulan, wag ka lang lalabas ng masyadong malakas. Laging may announcement naman kapag malakas ulan. Saka pag may snow, heavy snow, and very high... Very low pala, baliktad. Very low temperature. May warning din sila. Kung maaari, huwag nang lalabas muna. Stay at home. Mga ganun lang ba? Pero pangkaraniwan na kasi dito yung minsan negative 20 degrees. Tolerable pa yun. Pangkaraniwan na lang. At saka kahit malakas talaga yung snow, walang magagawa kasi ganun na talaga dito eh. Hindi ka tulad sa atin, di ba? Kapag malakas ang ulan, no? May mga storm. Hindi sila nagpo-postpone, ha? Di ba? Hindi naman pangkaraniwan, no? Pag may heavy snow, merong heavy rain. Hindi. Hindi katulad sa atin, suspend. Hindi katulad sa atin, nagsususpend na madalas. Dito, napaka-dalang lang magsuspend. Pag kailangan lang talaga. At saka sanay ang mga bata na maglakad sa extreme climates ng snow. Tsagaan. Ang karaniwan, tsagaan. Kayang-kaya. Ayun, kaya masasabi namin, in terms of calamities and natural disaster, may safe pa rin dito. Safe. About naman sa ano? Crime rate. Crime rate? Wala eh. Dito sa lugar natin. Napakalawa ba ng crime rate? Wala masyado ang... Wala. Dito sa ating town, walang nababalita. Ang minsan lang, big deal na sa kanila kapag meron silang hindi kilalang tao na aali-aligid. Yan, iwina-warning na yan sa lahat ng school, sa mga parents, police station, sa mga parents. Naka-email na yan. Basta meron silang kahina-hinalang taong nakikita. Tapos yung mga ano ng kidnapping, wala. Wala masyado. Wala dito. Kung ano, wala pusa eh. Yung wala yung pusa eh. Hanapin naka, na talaga. Naka-report eh. Yun. Siguro yung mga pangkaraniwang ano lang sa probinsya, yung katulad din naman sa atin, may mga tahimik na lugar na pangyayari lang na simple. Ganon din dito, mga simpleng pangyayari lang. So, ang mga crimes na nangyayari dito, mostly within... inside the family, mga depression. Dahil sa depression. Kaya sila nakagawa ng, na-commit ng ganito, crime ganito. Sa kanilang within inside the family or mostly are suicide by themselves na lang. Yung, pero yung sa labas? Wala. Wala masyado. Yung dati yung kay Abe, Shinzo Abe, ayun. Isolated case lang yun. May kakaibang, may ibang reason yun. Pero hindi yung terrorism o ano pa man. Isolated case. Yeah. So, masasabi namin ang crime rate eh, mababa pa din. Pero ang kalaban dito ay, yes? Ang kalaban dito ay depression. Kasi madami ditong mga magtatanda. Or family na may hinaharap ng mga problema. Katulad ngayon,
ang taas ng bilihin. Sa lahat naman, sa lahat, naman. Oh. Hindi lang sa ibang bansa or dito, lahat nagsisitaas. Yun ang ano dito, depression dahil sa taas na ng cost of living. Safe? Para safe. Sa iyo, safe ang para Japan? Para sa akin, safe ang Japan. Para sa akin, safe ang Japan. Dito sa lugar namin, ha? Safe. Yun ang masasabi namin sa personal experience namin. Maraming maraming salamat muli. Salamat sa pagsama. And we are, not to me, we are the Lenos. Ketchup. Ketchup. Bye-bye. Bye.